Hi guys, my name is Gudu Predo, and again, welcome back to my YouTube channel. Alright, for today's video, mag-unboxing tayo. Because I found this mini sewing machine sa Shopee, and then for worth less than 300 if I'm not mistaken, or less than 400. I'm gonna put the link below pala sa description. And then, I think this one is good, especially sa mga taong gusto matuto ng magtatahe. I-review natin kung ano yung mga machine, kung gaano kaganda yung machine mismo, and then try different kinds of fabric na kakayanin ng machine. Sige, papakita kasi nyo rin nyo mamaya. But for now, unboxing na tayo. Okay? Okay, so this is the yung package mismo na dumating. Ito siya. So, gugupitin ko lang siya and then papakita ko sa inyo. Inis na table dyan kasi lilipat ako mamaya. Okay. So this one is sewing machine with 2-speed control. According to this, kiniklaim niya na sew all sorts of fabric. Okay, so I'm going to try different kinds of fabric in here later. And then compact yet power pack, dual speed and double stitch. May free greatest daw siya. Ito daw yun. So that's the greatest. I don't know what greatest is means. So yan. So, definitely, pareha siya sa industrial machine. May foot. And then, remarks. Easy replacement, bottom bobbin, and 2-speed control. Okay. So, tinanggal ko na siya dyan. This is the manual. Yan. Ang cute niya actually, oh. Yeah. Liit niya lang. Para siyang... Okay. Kanyang kalaki. Sa kamay ko lang. Sinaliit. And then, ito yung saksakan niya mismo. Ito yung foot na kasama. So, check natin to. Tanggalin natin ito yung plastic mismo. Yan. Ito yan. Okay, so yung bobbin. Okay, sobrang dali lang yan tanggalin. Ng cover ah. Pero this one, yeah, mukhang madali rin naman tanggalin. Ayan. Then, ayun yung loob nyo. So, ilalagay mo lang siya ng ganyan. Wala siya parang stand dito. I think no need na rin kasi sakto mismo yung bobbin eh. For now, yan muna. Okay, so, para saan to? So how are you going to operate this? So this one, the adapter, dito siya. And then the foot pedal, ito, mismo. There. Okay, I just noticed guys, so since according to this, meron siyang free na 4 bobbin, isang needle, foot pedal, and then threader. And then, upon searching, upon opening pala, wala siya. Hindi siya kasama. As in, wala akong makita. Wala. Wala talaga. I'm missing 2 bobbins. Kasi, isa is nandito. And then, this one. So, that's 2 bobbins. And then, yun lang. Yun lang pala wala. Okay guys, so nakabit ko na mismo yung sa foot pedal and then ito naman yung sa adapter natin. And then, ayun, napakita ko na sa inyo lahat, no? So ito yung iniikot, on off,
Tapos, dito yung adjustment natin and ni-needle lang dito na kasi. Dalagay lang din natin. So, you need to make sure na dapat yung thread na from needle dito sa taas and then from the bobbin sa baba, ito yun. Dapat nandito sila, nakalabas sila parehas. There. I'll make a video kung paano mismo pinaka-operate. Kung paano siya i-operate. Okay, so, may dalawang option ka rito. First is this one, on-off. So, on-off, automatic siya mag-play without using the pedal. But, pwede rin naman na pag manual lang, kung ayaw mo gamitin to, foot pedal and then this one. It's kind of confusing, especially pag, ano, sanay ka mismo sa mga industrial sewing machine, pero at the same time, ano mo to, masasanayan mo rin. But right now, magkakry ako ng different kinds of fabric. Ito. So, I have here the acetate. Normally, ito yung sa suit. Tulle for the gown. Cotton. Canvas. Gina. What call this? Gazar. And then, this one is organza. Tataposin ko na lahat sa iba't ibang klase ng fabric and then papakita ko sa inyo one by one. Okay guys, so this is the closer look for the organza. This side is the manual and then this one naman is automatic. This side, the automatic, medyo may tension siya considering the idea na sensitive talaga yung organza fabric. The tool, eto. This side is using the manual. Eto manual. Medyo may tension siya. Hindi siya ganun kaganda. And then for the automatic, actually maganda yung work, yung pagkakatahi niya. Hindi ko binago yung tension para makita natin mismo yung magiging result for each fabric. For the gazar, eto. For the gazar, this one is the manual and this one is automatic. At ang ganda niya mismo. Ang ganda niya, parang wala silang difference actually. Ang ganda na ng result. Next is the, I'm using the canvas fabric. Medyo thick o makapal mismo yung fabric nito. To. Still, maganda yung pagkakagawa. Ang ganda yung outcome niya. This is the manual, this is the automatic. And then, manual, automatic. So, difference is, tinapli ko siya para makita natin medyo na mismo na kung gaano siya kakapal. There. Ayan o, nakafold yan. So, double na yung kapal nito and then, still, it works. Ang galing. Actually, ang galing ng machine. There. Clean pa rin yung lines niya. Magaling yung machine kasi ang linis pa rin ng lines. Next is for the acetate. There. Similar thing na ginawa ko sa canvas. This one is manual, automatic, manual, and then automatic. Mas manipis to and malaro yung fabric kaya makikita niyo yung tension. And then for the cotton, this one is the manual, automatic, manual, and then automatic. And then for the Gina silk, normally ito yung ginagamit for lining. So, manual, automatic, manual, automatic. Okay, so my thoughts is when it comes sa mga maselan o manipis na fabric, dapat adjust natin yung ano tension mismo, especially for this one, tulle, organza, and then chiffon. Wala akong chiffon na ginamit eh. But for the fabric na hindi ganun kaselan, na medyo stable na, yung adjustment is no need na for adjustment kasi sobrang okay sila. Especially for this, for the Gazar, Duchess, or the Mikado yon. And then, ito, siguro denim, because this one is canvas, medyo thick na talaga siya. So, definitely, maganda siya.
Hi guys, so ito na siya. Ito yung pinaka-actual niya. So if you're gonna, if you are going to ask me if mare-recommend ko siya, definitely mare-recommend ko siya, especially sa mga beginner and wala pang enough fan o nag-iipon pa ng fan para makabili mismo ng industrial sewing machine. But it's not bad, actually. It's not bad. Especially sa mga gusto magsimula sa pagtatahe. And then for those people na medyo hindi pa sila legal age or sa mga kabataan na gusto magtahe, it still needs a supervision from your magulang or kung sino man nakatanda sa inyo in order to work on this, okay? So yun lang muna for now, and kung nagustuhan niyo yung video ko today, please do follow me in all of my social media accounts, subscribe in my YouTube channel, sa Facebook page ko rin, and then kung may mga queries kayo o gusto pagawa sa akin, please just message me directly. And then yun lang muna for now, and thank you.